Good day guys, welcome back sa akin channel. Ganito ba ang problema mo guys sa inyong mga headlight? Nagbi-blink kapag nagsisignal light, kapag nagbe-brake light, at kapag nagbubusina. So bibigyan natin yan ng ating solusyon guys. So bago yan, intro muna tayo. Every single day ang solusyon yan guys is ito. Gagamitan natin siya ng relay. So pwede din gamitin yung mga ginagamit sa kwan guys, sa mga sasakyan. O yung ginagamit sa busina. Pwede rin yon. So yung gagamitin ko lang sa akin guys is ito. Yung mini speedity relay. Mabibili ito guys sa mga electrical shop. So mura lang to guys. So ganito siya. Meron siyang 5 legs. Ganito yung ginamit ko guys na relay kasi maliit lang siya. Pwede mo siyang isuksok dun sa may cowling banda lang. Hindi siya kakaya ng malaking space sa may cowling. Ang main purpose nito guys is i-stabilize niyo yung kuryente na dumadaloy mula sa baterya papunta sa headlight. So paano natin ilalagay yan sa ating motorcycle mga guys? Ang unang gagawin nyo is dapat alamin nyo kung saan yung main supply ng inyong headlight. At ang susunod is dapat alam nyo kung saan yung ground ng inyong headlight. So ang gagamitin natin dyan guys is itong common or number 30 ng relay. Itong 85 at itong 86 at itong number 87 o yung tinatawag na normally open. Itong 87A or normally closed guys, hindi na natin gagamitin. Ang connection itong common guys is papunta ito sa positive ng battery. Itong number 85 is papuntang ground ng harness wire. Itong number 86 is papuntang accessory wire. Then itong number 87 o yung normally open, papunta ito sa headlight switch. So ganito lang guys ang gagawin nyo sa inyong mini speedity relay. Lagyan nyo ng wire, hinangan nyo sa ano, bawat paa. Tatandaan nyo ito yung sa gitna, ito yung number 30 o yung common. Itong nasa gilid, trigger itong dalawang nasa gilid, katabi ng common. Itong isa is number 85. Then next ito yung number 86. And next, itong nasa baba, sa kabila, ito yung 87 o yung normally open. Then yung isa guys, pwede nyo nang putulin kasi hindi naman natin gagamitin. Ang main supply guys ng headlight ng Reader J110 is ito. Itong yellow na may stripe na white. Dahil naka LED na to, ang connection nito is nasa direkta na sa accessory wire.
dahil converted na nga sa battery operated. Pero ang gagawin natin ngayon is lalagyan natin siya ng relay. So ito yung main supply ng Raider J 110. So dito natin itatap guys yung number 87 ng relay. Punta sa positive ng battery. So ito guys, meron naman itong wire na nalagay. So dito ko na lang siya itatap. Itong body ground, ground ng headlight. Yung kaputol ng nito, kaputol nito kanina. So magpapagapang kayo guys ng wire papunta sa negative ng battery. So meron na ako guys. Meron akong binagapang na wire. So nandito yan siya. Ito. Ito yan siya guys. Itong wire na to. Didiretso natin to sa wire, yung kaputol ng number 85 kanina ng relay. So dito na natin siya i-ground guys. Wag na wag nyong ibabalik ground kasi mas maganda kapag
direkta na siya sa negative ng battery. Ito na guys, nalagay ko na lahat ng wire. So ulitin ko lamang, itong COM o yung common pupunta yan sa positive ng battery. Then itong number 86, ito siya guys, ito, ito yung wire na yun, papunta yan sa accessories wire ng ating motor. Then itong number 85, itong nasa gilid katabi ng COM, ito yun siya guys, ito ang papunta sa negative or body ground ng harness wire. Then itong isa, itong number 87, ito or ito yung normally open, papunta yan sa switch. Then yan, yung wire na yan, yan yung papunta sa ating headlight. Yan yung magsusupply ng ground sa ating headlight. Then pagkatapos nyo na lahat na malagay ng wires, i-organize nyo na. Ito guys, tapos na. So, titestingin na natin, no. Gamit lang ang mini relay. Yan ang solusyon guys, para maiwas tayo sa blinking sa headlight. Pag nagsisignal light o pag nagbe-brake light. O mas lalo na pag nagbubusina. So guys, titestingin na natin. I-on muna natin yung ignition switch. On natin yung headlight. Yan guys, mas malakas na yung headlight kasi meron na siyang relay signal light. Yan guys, hindi na siya nagbi-blink. Kabila. I-brake pa natin. So hawakan ko dito guys, ito yung kamay ko. Hawakan natin yung brake lever. I-brake natin. And guys, press muna natin. Kahit i-press natin guys yung brake natin. And guys, oh, umiilaw din yung kuwan niya, yung brake niya. Pero dito, stable pa rin yung kanyang kuryente. Dahil yan guys sa relay na kinabit natin. So ganyan lang guys ang solusyon. So hanggang dito na lang guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell button para maging updated sa videos na aking upload.